Okay, magandang hapon. Bali, ito yung step by step para pagbuo ng karosa, yung bubong. Una ikakabit itong goma. Ito yung goma sa windshield. Ayan. Makikita nyo ito, merong parang guide dito sa ilalim. Ito yung pang ilalim, tapos flat yung dun sa ibabaw. Bago ipapatong itong windshield. Tapos ang tornilyo niya, ganito lang kahaba, 8mm. Yan. Bali, 6 na tornilyo. Tapos after makabit tong windshield, susunod yung bakal dito. Huwag kalimutan yung goma. Kailangan merong goma para hindi sa umaalog. Ito yung susunod, yung may sandalan. Ayan. Yung sandalan, 4 yung tornilyo. Medyo mahigpit yung pagkabit. Ayan. Kailangan sagad dito. Ayan. Sige, okay lang. Ang susunod na ikakabit, itong bracket na to. Yung merong isang kabitan dito ng tornilyo, sunod dito, dito nakatornilyo yung sandalan sa likod at yung pinakalas ito. Tapos itong goma na to, maliit itong manipis, dito siya nakalagay. Ito, start dito yung goma hanggang dito. Cut na lang yung goma na sobra. Yan. Kailangan muna ipatong tong windshield, tapos lagyan ng tornilyo. Kahit dalawa lang muna, no? Okay. After na mailagay na yung mga tornilyo, pero kailangan hindi siya masikip. Yan. Para nagagalaw yung windshield. Bago ilagay itong goma, ito yung goma, kailangan itong may guide sa ilalim para nakalock. Yan. Kailangan eksakto rito sa dulo. Yan. After makabit yung goma, merong sobra, puputulan na lang sagad para eksakto lang dito yung goma niya. Okay, after lumapat na yung goma, pwede na siya sikipan isa-isa habang nilalapat yung goma dito. Okay, after na makabit nito windshield, ito na yung sunod, pero nakabit na natin kanina. Pwede dito na tayo, pangalawa, pangatlo, tsaka itong sa likod. Okay, gagamitin natin tornilyo yung ganito lang kahaba para dito. Pero dito yung may tornilyuhan ng sandalan. Okay, after na makabito yung nasa pinakalas. Dito na, no? Yan, makita yung flat bar niya. Ito yung nasa labas. Yung tornilyo niya lahat pare-parehas lang. Yung may iksi. Okay. After mabuo na yung mga bracket na to, pwede na ikabit tong sandalan para hindi mahirap ikabit mamaya. Kasi mamaya marami ng bracket. Ayan, tornilyo niya ito. Ayan, bali yung tornilyo ng sandalan, bali 5. 3 dito sa sahig, tapos 2 dito sa taas. Saka meron pa rito isa sa loob.
Ayan, dali. Ilawan natin. Ayan. Ito. Okay. Sunod. Kapit natin yung bracket dito sa likod. Kailangan ito nasa loob, ha? Ayan. Kailangan nasa loob yung bracket na pahaba. Ayan. Ito yung tornillo natin na gagamitin. Ayan. Kailangan may washer, lock washer. Tapos yung cup nut. Yung position ng nut nasa loob. Kabila. Okay. Ang sunod natin gabit yung medyo maiksi. Kailangan nasa... Yung butas na to, kailangan nasa baba. Pero parehas may butas. Oh, nasa labas. Ayan. Kailangan yung butas niya nasa labas. Okay. Bali may apat na bracket dito. Yung dalawa merong arrow. Ayan. Dito yan sa baba bracket. May arrow yan papunta dun sa harap. Yung kabila. Ito. Dito. Tapos itong walang arrow. Dito. Yung position ng bolt parehas pa rin dito. Nasa loob lahat. Tapos mas maigsi lang yung bolt. Mas maigsi yung bolt. Pero yung nut na yun, may pagkakaiba na yung nut dito kasi. Saan? Tapos washer. Saka lock washer. Bari sir, dun sa taas, may iba na dalawa dun eh kasi kulang yung nut. Okay. Okay, after makabit yung apat na bracket, dito na tayo sa taas. Ito. Bali sa ito na sa ito. Lahat ng bracket dito sa gilid, nasa loob siya. May guide naman siya. Yung tornillo niya, same pa rin. Nasa loob pa rin to. Cup nut. Bali, sa isang side, tatlo yung tornilyo. Okay, after makabito, punta na tayo dito sa dalawang mahaba na bracket. Ayan. Meron siyang nakalagay dito, left or right. Ayan. Para hindi kayo magkamali. Okay, gabit muna natin yung isang side, yung right muna. Okay, yan yung sa right side. Ayan. Ganito yung forma. Nasa loob to. Tapos, kailangan natin ikabit itong ito. Kailangan kabit natin to. Nasa labas tong maganda. Ito, ito. Okay. Yan. Isa dito sa harap. Isa dito sa passenger. Sa likod. Yan. Ayan. Kabit na yung nut, yung bolt niya dito. Kailangan ikabit yung tornilyo dito, yung medyo mahaba kasi dito natin kakabit yung bracket ng side mirror. Ayan. Ilagay muna natin tong nut tsaka higpitan. Okay, after mahigpitan dito, kailangan ilagay yung bracket dito, yung clamp. Ito yun. Pwede yung gagawin dyan pag aakapin. Again to. Pa-cross. Kabit. Ayan. Ito yung kailangan na bolt. Lock nut pa rin. Okay, after makabit dito, kailangan ikabit na rin yung bracket. Same lang yung bracket. Okay, after makabit yung mga bracket nito, maluluwag pa itong tornilyo, kailangan unahin yung sikipan dito para check kung straight to. After dito, dito na tayo. Tapos lahat dito kailangan sikipan na ulit yung tornilyo.
Okay, after na makabit na, masikipan na yung bubong, yung bubungan natin, mga bracket. Ito na yung sunod. Dito siya nakakabit. Bali, yung pagkabit nito, kailangan ng dalawang 12mm, yung maliit lang, loiksi. Tsaka itong dalawang bracket. Mataakap lang ito para dito. Bali, ito yung kailangan natin na gamitin na bolt. Yan, dito. Screw type. Para wala nakalabas. Okay, same din yung procedure dun sa kabilang side. Okay, after makabit yung dalawang bracket sa gilid, ito na. Next, kailangan ikabit na to. Una, ikabit natin tong sa wiper. Ah, sa ilaw pala. Sorry. Ito. Saan kakabit yan? Ito. Yan. Mali dito na yung dahil sa likod. Green tapos yung red sa mga. Green, black. Red. Ah, red, black. Tapos dalawang green. Okay. Negative tapos yung wiper. Okay, sunod. Diyan muna, saka itong kabila. Kahit alam mas kasi dalawa. Ah. Ito lang yung makukuli lang. Bali, yung dito sa panel dito, ang kakabit natin ng mga tornilyo, ganito. Screw type. Okay, after makabit yung tornilyo dito, tapos dito, meron din dito sa loob. Yun. Ito. Kailangan ito ikabit. Dito. Tsaka doon sa kabila. Okay, dalawa yung kailangan na bushing o spacer. Okay, kabit. Okay, after na makabit na dito, may dalawang bushing, kailangan lagyan pa rin dito ng dalawang bolt. After nito, dito, dalawang tornilyo bago ilagay ito. Dito siya nakatornilyo. Okay, sunod na step. Ito, kailangan natin lagyan ng bracket. Baba. So, yung kailangan natin na ilagay na bolt, tapos huwag kalimutan yung flat washer sa lock washer. Saka yung cap nut. Yung cap nut position dapat nandito sa labas. Okay, after na dito sa ano, kaliwa. Same procedure lang dun sa kanan. Tapos pag nakabit na yung tornilyo, lagay itong cover. Merong isang metal screw dito para sa cover. Okay. Ito na siya. Okay, after dito sa kabila, natapos na yung bubungan na yung kakabit natin. Ayan. Ito na yung lona. May kakabit lang tayo dito yung plastic. Okay. Bago ilatag to, kailangan unahin dito sa harap. Ayan. Pasok yan. Dalawa. Dalawang butas. Tsaka doon sa kabila. Kailangan nakapasok dito yung lona. Ayan. Huwag kalimutan yung goma dito para hindi masira yung lona. Pag napasok na dito, lalagay natin yung bracket ng side mirror. Ito yung bracket niya. Tapos, ayan. Cup nuts. Saka washer. Okay, after na makabit na yung dalawang bracket dito ng side mirror, kayaan lang muna maluwag para mapit dito sa likod. Ito yung kailangan natin ilagay na plastic.
Dito siya ipapasok. Oh, baka nasabit yung nubila mo. Parang dumikit. Okay, ito yung mga guide para doon sa butas. Ngayon, papantay lang natin dito. Itapat natin yung butas. Bago butasan. Yung plastic dun sa loob, meron ng butas siya. Nakatapat na rito sa mga butas. Kailangan flat screw yung ilalagay natin para maganda tingnan dito sa labas. Sige. Saka isang washer. Lagyan na ng washer. Yan. Kailangan sunod-sunod. Hindi pwedeng unahin doon sa kabila. Kailangan sunod-sunod dito. Pwedeng lahat. Kahit doon magsimula dito. Basta kailangan bago higpitan, nakakabit na lahat yung tornilyo. Kasi kapag inigpitan, hindi na may wala mekaniko doon. Ano sa gano? Okay na mga kapit yung mga bolt. Pwede na sikipan isa-isa para pantay. Pero yung mahirap ko? Yung engine yung mahirap? Okay, after dun sa likod, tapos na tayo. Dito na tayo sa harap. Kailangan ng ito yung mga brackets. Paganyan. Tapos ito, paganto. Nasa itaas to. Paganyan yung forma niya. Nakaipit na yung donor dito sa likod. Bali, apat yung bracket. 1, 2, 3, 4. Okay, pag kinabit natin yung bracket, palusutin muna natin yung bolt. Tapos, saka itapat. Higpitan dito sa loob. Okay. Okay, after makabit yung apat na bracket, kailangan na ito kabit yung cover. Ayan. Kaliwa, kanan. Ayan. May tornilyohan na doon. Ayan. Ilan yung tornilyo sa taas? Apat. After nyan, yung wiper, saka side mirror. Yung pag-assemble ng side mirror, ayan. Ang galing lang natin dito, kaya maluwag naman yung tornilyo. Pasok lang natin to dito. Tsaka itong isa. Yung goma nito, dito yan kinakabit. Cover yan dito. Pag nakabit na doon sa karosa. Mamaya check natin. Tsaka yung wiper. Okay. Before kapit yung wiper, check natin yung kung saan siya mag-stop. Kailangan nandito siya side para diretso yung wiper dito. Yan. Kailangan i-adjust natin yung wiper. Sikipan muna. Tapos panda rin. Check kung diretso. Madali rin naman i-adjust yan. Luwagan lang itong tornilyo para makita yung pinaka-center. Tapos yan. Lagay natin yung cover. Okay, itong side mirror kailangan baklasin muna natin bago natin kabit yung arm. Tapos meron siyang plastic dito, tapos itong pinaka lock niya. Tapos yung bolt. Ito rin yung adjustment kung talagang medyo maluwag, kailangan sikipan pa. Tapos after masikipan, over. Tapos yung goma.
Go. Yan. Kailangan dito sa labas merong lock washer tapos washer. Tapos dito may washer ulit tapos lock washer tapos nut. Same lang dito sa kabila. Okay, ito na yung finished product ng karosa, 200. May inquiry, tawag lang kayo sa Rusi or punta lang kayo sa pinakamalapit na Rusi. Okay.